Mga katabangero, happy Sunday, October 2, 2022. Simba po tayo, first time po sa kasama ang buong pamilya dito sa Jesus Cares Assemblies of God, Bagong Silang, Porokdos po ito, Labo. Ito po, sinundo po tayo ng ating Pastor Leo de Guzman, kasama din natin si Kuya Heart, si Bigoy, ang buong pamilya, at marami pang iba. May mga ano pa tayo, invited. Sige, God bless mga katabangero. Samahan niyo po kami. God bless. In His mighty name. Amen. Okay. Happy birthday, baby Anna. Happy birthday. Ilan taon na? Two? One. One pa lang? One na ba siya? Ah, man pala ngayon. Happy birthday, bebe! Happy first birthday, Yana! Hello! Okay, pag-usapin pa. Upload natin eh, mga ate. Nagmamahal kay Yana! Yes, dito na tayo sa house church ng Jesus Cares Assemblies of God! Porokdos, Bagong Silang, Uno, Labo, Kamarin Start eh. Maulang Sunday po, pero hindi mapigil ang ating pagsamba, pasasalamat sa ating Panginoon, sa mga ating pamilya. Opo, wala makakaawat. Sabi nga, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, wala makakaawat. Pagig kamatayan, naging sakit, naging kahirapan. Dapat wala din makaawat sa atin, sa ating pag-ibig sa Diyos. Sa ating pagsamba, pagbibigay ng parangal sa Kanya. Morning po, Pastora. Welcome po tayo dito sa ating church. Jesus Cares, Assemblies of God. Porokdos, Bagong Silang. Uno, Labo, Camarines North. Eh. Sa may White House po to, White House. Dito sa, alam na alam po yun dito sa Bagong Silang. White House. Yes, mga katabangero, mga kakristyano, dito na po mag-start na po ang ating Sunday Fellowship. Opo, Sunday Service. Worship Service Fellowship. Sa pangalan po ng ating Pastor Leo de Guzman, ng ating Pastora Lourdes, ito po ang ating mga attendees, po, si Ate Bigoy, aking anak, at ang mga bata dito, aking Kuya Jay, Kikay, ang aking misis, ang aking Kuya Romel from Bagong Silang Caloocan, ang aming Kuya Heart, at si Tatay June. Yes, sa Diyos po ang natin ibibigay lahat ng papuri. Salamat, pagsamba sa araw na ito. At sa lahat ng araw at gabi ng ating buhay. God bless us all mga katabangero in Jesus' mighty name. Amen. Sa ating ikabubuti, bangit ang plano niya hindi lang tayo bigyan ng maayos na buhay dito sa lupa. Kundi ang plano niya tayo ay maging handa. Ano niya handa natin? Yung ating mga sarili. Kasi ang Panginoon nangakos yung siya ibabalik upang ang bawat mananampalataya ay kanyang kukunin at isasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Kaya ang ginagawa natin ito ay isang paraan para tayo ay makaunawa ng kanyang mga salita, malaman niya natin kung ano ang magandang plano ng Diyos, ma-experience natin yung pag-ibig ng ating Panginoon, higit sa lahat yung pagliligtas niya sa atin. Maraming tao, di alam kung saan siya pupunta eh, pag siya ay kinuha ng Panginoon. Pero ngayon, mag-aaral tayo, pag-aaral lang natin kung ano yung pinakamagandang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Okay po ba? So sige, tayo ay magpupuri na sa Panginoon. Ayan. Kay yes. Ng Diyos. Awitin po natin yan. Pwede po tayong tumayo. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, mga katabangero, mga Kristiyano, nagsimula pa lang po ang house church dito sa atin sa White House po. Opo. Ang kinanit natin dadami ang mga tupa sa kawa na to. Okay, akala niyo isa sa ating Panginoon naman.
Ayan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ay, may patungkol sa kaloob. Mga kaloob ng ating Panginoon. Mga gifts. Or gifts. Sabi doon, gifts. Kumbaga, mayroong regalo ang Diyos sa atin. May regalo sino? Si Jesus. Bago tayo tumako sa pag-aaral na yan, ay basahin ko muna itong aklat ng Episo, chapter 4, verses 7 hanggang 16. Pili mo ba magsitayo sa hindi tayo bilang paggalang sa pagbabasa ng kanyang mga banal na salita? Sa mga may Biblia, o kaya ay sa cellphone, kung may mga soft copy kayo ng Bible, pwede nyo buksan sa aklat ng Episo sa Bagong Diman, chapter 4, verses 9 up to 16. Sabi po doon, ang bawat isa sa atin ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdali siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba may ebanghelista, ang iba may mga pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang kamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng taong ang hangat ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at paninilang. Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na sa tulog nating lahat. Sa pamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan at kung maayos nagaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Pinupuri ka namin ama naming Diyos. Yes, okay. Ikaw ang Diyos na sa amin ay tumawag upang maging bahagi ng iyong anak na si Jesus. Yes, ang Iglesia. Opo. O ang mga tinawag. Opo. Pagpalain po ang bawat isa sa umagang ito. Yes, O God. Opo, amen. At ikaw ang aming high status. Opo. Sa aming kalagitnaan. Yes, God. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, makakaw po ang bawat isa. Yes, O God. Ayan po. Noong mga nakaraan, yes, mga katabangero, bilisan lang natin ang closing. Medyo naubos na ang Paul Stories sa 32 GB natin. Bale, ang content natin ngayon sa ating vlog ay yung Josue 24:15 na piliin nyo kung saan kayo maglilingkod. Pero ako at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. So, yun na pang closing natin. Add natin sa picture po ng aking shirt na nandun po yung verse na yon na stand ang aming pamilya. God bless mga katabangero in Jesus' mighty name. Amen.